closer than ever before ang friendship ngayon ng Team Barda na sina Barbie Fortesa at David Licalco. Puring-puri rin kay Barbie ang pag-arte ni David sa pinagbibidahan nilang family series na Pulang Araw. Makichika kay Lars Santiago. Adrina, mas may lalim. At nakadadala ang ibinubugang emosyon. Sabat na sa akin ang kasalahin kang pali. Ganyan ang papuri ng mga sumusubaybay sa family drama na Pulang Araw sa pagganap ni David Licalco as Hiroshi. Pero kung may isang tao raw na sobrang natutuwa at proud para kay David, ito'y walang iba kundi ang other half ng Barda na si Barbie Fortesa. Bakit hindi mo lang nilagyan mo itong mga sugat mo rito? Tao rin naman siya, kailangan niya rin ng tulong. Sabi ko nga, umpisa pa lang nung taping, nakita ko na yung sinimulan niyang mahalin yung craft, sinimulan niyang mahalin yung character ni Hiroshi. Talagang in-embrace niya yung character, kinilala niyang mabuti. Kaya bawat performance niya, talagang nakikita mo yung improvement niya. Na nakakatuwa and nakaka-proud. Sobrang ganda raw ng friendship ni na Barbie at David na umaabot sa puntong di lang trabaho ang kanilang pinag-uusapan. I'd like to think na mas nagiging close kami ni David sa kada pagkakataon na magkasama kami at magkatrabaho kami sa project. Hindi na raw bago para kay Barbie na magkaroon ng close friendship sa opposite sex. I'm really good friends with Alden. So ako naman sa industriya, hindi naman naging mahirap for me na bumuo ng friendship sa opposite sex. So, dahil yan, sila Derek, sila Christopher, diba? Samantala, ngayong nariyan na ang gera sa Pulang Araw. Lalo raw kapanapanabik ang mangyayari sa istorya at sa mga karakter ni na Barbie, David, Sanya at Alden. Tignan natin kung masisira ba ng gera ang pagkakaibigan ng apat na bida na sina Eduardo, Teresita at syempre si Hiroshi. Tignan natin kung ito ba ay mas magpapatibay ng kanilang friendship at samahan or ito ba ay magiging dahilan para mabuwag ang kanilang pagsasama. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Masasabi ni Bea Alonzo na masaya siya ngayon sa kanyang buhay despite the ups and downs she's been through. At kabilang sa tinutukan niya ang role sa Winner's War na sulit dahil sa positive comments ng mga manonood. Makichika kay Aubrey Carampel. Sa kabila ng mga pinagdaanan kaugnay sa kanyang love life, masaya at mas maayos na raw ang lagay ng puso ni Widow's War star Bea Alonzo. Ang journey ng buhay natin, may ups and my downs. Diba? You just have to trust the process na hindi ka nasa baba forever. I guess, yeah, I just take everything one day at a time. Kahit na nga raw nakatuon ang mas marami niyang oras sa GMA Prime series na Widow's War, sulit naman daw dahil sa mga natatanggap nilang magagandang komento mula sa viewers. Isa sa mga napapansin din ng mga manonood ay ang fashion ng mga karakter nila. Ang ginagampanan niyang si Sam na isang interior designer bago nakapangasawa ng ubod ng yaman na si Paco Palacios. As you can see, in the beginning of the story, mas simple pa si Sam. But right now, parang medyo nagiging gray yung character niya. As much as she doesn't want to become one of the Palacios, she's slowly becoming like Aurora. So marami siyang ipinaglalaban. So medyo sumusunod din yung pananamit niya doon. And speaking of yaman, laging kasama ang pangalan ni Bea bilang isa umano sa richest Filipino celebrity. Bukod sa pagiging artista at endorser, proud owner din si Bea ng isang 16-hectare farm sa Zambales at mayroon ding property abroad. Isa rin siyang entrepreneur na nag-launch ng kanyang travel organizer brand. While you have a day job, try to also think of another way to get money streams, like maybe creating an online business, all those things. Nagbigay din si Bea ng tips
para sa mga gustong makapag-ipon. Number one is to never live beyond your means. So, unahin mo ang basics, mga basic needs. Siyempre, maganda rin namang bigyan mo ng ano, di ba? Minsan gusto mong i-reward yung sarili mo with a good meal, to travel, nice clothes. But never forget na unahin mo yung necessities. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happenings.